pero din napansin ko lang sa ating eksperimento, sa mahangin ay ayaw niya talaga. Tapos medyo talagang may mali pa siguro tayo dito. Siguro Lodi, baka hindi kabi yung anong tag dito, yung burner ng Shalin. Kasi burner lang ng Shalin yan eh. Yung iba kasi natin nakikita Lodi, kung hindi tubular yung ginagamit nila, yun, basta yung flatten na bakal yung ginagamit nila, which is yung tubular nga. Okay. May mga blue flame naman siya sa ilalim. Ayan ako, napapansin nyo, may mga blue flame naman siya pero hindi sapat. Mas liyamado pa rin yung, anong tawag dito, yung dilaw na apoy. Pero marami pa sigurong eksperimento na gagawin dito pag-a-adjust. Ayan, sinubukan ko lang naman yan Lodi, yung gamit na, ayan o, yung pag-elbow, yung elbow niya. Ayan, sinubukan ko lang naman yan. Totally, nakita ko lang yan. Siyempre, yung init o yung evaporation ng diesel dadaan dyan sa elbow papunta dun sa burner. Ayan. Mausok. At least sumindi. Experiment lang natin, sinubukan lang natin yung apoy na kung pupwede ba yung diesel talaga na magliab na ganyan. Ayan, so far okay naman siya Lodi, kaya lang, yan nga yung resulta niya, pangit. Okay. Mausok, tsaka mausok siya Lodi. Okay Lods, ito yung naging resulta ng ating diesel kalan, pero hindi tayo nagtagumpay. Siguro nga may mali tayo dito, o may mali ako ibig kong sabihin. Kasi yung iba nating nakikita, yung mga ibang nakikita nyo na diesel kalan, hindi ganitong yari. Ito parang bumalik tayo sa ano, parang bumalik tayo sa 80s. Paano masabi?
Tignan mo. Ang titignan mo, parang lumang kalan na pambira. Kung ano-ano na lang. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Sinubukan ko lang naman, Lodi. Naisip ko lang din naman. Okay, yung mga ibang version kasi niyan, gumagamit sila ng angle bar. Dito yung kanyang pinaka-burner. Ginuguhit-guhitan nila. Tapos, magkalapit yung labasan ng, ayan o, yung usok na kinoconvert. Kasi pagka naluto ang diesel, parang kahoy din yan. Siyempre, ang kahoy, pagka niluto sa kubong, nagiging uling. Yun yung finished product natin. Ganon din sa diesel. Pagka yung diesel ay niluluto mo na hindi umaapoy, nagiging usok. Yung usok nun ang magiging gas na nagsisilbing magandang apoy. Yung nilalabas na usok dito na kulay puti. Yun yung pupunta dito, nalalabas dito, na siya yung liliyaban. And siguro nga, Lodi, may mali tayo dito. Sa susunod siguro, pagka may time uli ako na mag-DIY, pagka naisip ko lang, papalitan natin tong design na to. Okay? Pero so far, ang apoy niya ay kulay dilaw. Tsaka ang ginamit kong materials dito, Lodi, ay yung ito, yung base ng circular o yung cut-off na sirana. Tapos sinira ko yung shaline nila o yung burner nila. Ang galing! Ang galing! Hahanapin na nila to. Tapos yung tambutso ng motor, ayan, tambutso ng motor, mga ganyan. Tapos yung connecting rod ng motor, ayan, mga yan, o. Ayan. Tapos ito, Lodi, yung ginamit nating tubo ay yung gamit din sa shock absorber yan, yung sa loob ng shock absorber. Makapal-kapal kasi ito, eh. Baka siguro masyado makapal yung ginamit ko o baka payat siguro. Tapos yung nilagay kong stopper niya ay yung full thread lang na stud. Hindi siguro pwede yon. Tapos may mga kinakarga-karga pa kasi sila dito na spring, eh. Tapos corrugated yung pinapasok nila dito para hindi mag-backfire yung apoy, siguro. Pero sa totoo lang, Lodi, mainit. Mainit hanggang dito sa puluhan, kahit gaano kahaba yan. Yan, oh. Kahit sabihin natin na hindi nagtagumpay itong ginawa nating diesel kalan na to, naramdaman ko rin siya na sobrang init. Siyempre, ikaw ba naman ang nakababad dito? Nakababad na niluluto, yan. Eh, bakal yan, eh. Siyempre, mag-iinit din dito. Pati yung diesel, Lodi, umiinit din. O siguro, baka mataba lang yung ginamit kong hose. Pero ganun pa man, yun lang yung napansin ko din sa ganitong eksperimento o DIY na lutuan na talagang napakainit dito. Ayan. Pero wala naman sigurong pagsabog kasi hindi naman gaanong, ibig kong sabihin, attractive sa apoy yung diesel. Na hindi kagaya ng gasolina na pagka magkalapit sila at nagliab ka dito ay tumatakbo yung apoy. Itong diesel ay hindi naman. Baka okay lang siguro yun. Kasi nga may mga disenyo naman sila na diesel kalan nung araw, lalo na yung mga US. Ayan, kung i-search nyo, may mga eksperimento sila dyan o may mga kalan talaga na pang diesel. Pero baka nga may mali o talagang maling-mali siguro yung ginawa ko dito. Pero sumindi naman siya maski paano. Ayan. Ito lang siguro ang pagkakamali dito. Hindi gaano makapasok yung apoy dahil sa nasasakal dito. Kaya ang resulta ay red flame lang siya. O kaya maliit yung burner. Ayan. Siguro lang, Lodi. Ayan. O baka maliit yung burner na yan. Pero sa sunod, Lodi, pagka may time tayo, may oras, i-DIY ko uli ito. Subukan kong i-improve kung talagang okay lang ba o makakapagpalabas din tayo ng blow flame dito. Kasi nga, Lodi, sa mga nakikita nating ibang video, talagang blow flame siya, no? Lalo sa mga foreign na gumagawa, talagang blow flame siya. Simple lang yung ginagawa nila. Ito naman kasi, Lodi, pinulot-pulot ko lang din sa scrapan yung materials natin, eh. Ayan. Okay? Ganun pa man, Lodi, magandang buhay po sa inyong lahat. Sana medyo nag-enjoy kayo sa kalokohan kong ito na hindi nagtagumpay. Okay, 73 po sa ating lahat.